Okay, so mga feeling vlogs, ito na po ang nangyari sa Virgin Island nung nawala na po ang mga nagpapaluto ng mga pagkain. So yung mga tables dito nawala na, nilinis na nila. So ito yung after na na-report yung ano, yung 26,000 na bill. So makikita nyo na talaga ang sandbar. So ayan, makikita nyo yung sandbar. Today is August 3. So, ang linis-linis niya. So, para siyang ano, para siyang yung island sa Camiguin na sandbar lang yung makikita mo. So, lahat ng mga ano dito, mga barbecue area, lahat tinanggal, table lahat tinanggal. So, pure nature na talaga ang makikita mo dito. So, yung mga gustong magbiyahe dito sa Bohol, kailangan lang na magbaon na lang kayo. Pero parang under ano ata, parang pinag-uusapan nila kung paano, anong gawin para maibalik yung ano, yung mga tables dito sa Virgin Island. So as you can see, yan, ito yung feeling vlogger. Feeling vlogger ninyo na si Ivy K. So ayan. So ngayon, it's around 10 a.m. So yung ano natin, yung sandbar is parang pawala na siya. So supposedly pag nag high tide na ito, ito na yung part na mag ano sila mag set up sana ng mga table. So dito walang table, walang barbecue, walang mga pagkain, purely ano lang talaga siya. Island lang talaga siya. Ayan. So ito yung after na nag-viral yung 26,000. Okay. So ayan, ang sabi ni Kuya na boatman namin is tinanggal daw after nag-viral, after na news yung 26,000 na bill na kinain dito ng mga turista. So we will not judge kung paano nangyari ang 26,000, we will not judge kung bakit ang mahal. So siguro opinion, depende na lang sa opinion, iba-ibang opinion tayo. So it's up to you kung paano nyo i-judge yung nangyari. But syempre siguro yung mga tao na nandito dapat na nagbebenta, na walang sila ng ano, ng hanap buhay. But then again, kailangan din dapat makontrol yung presyo. That's my own opinion. So, nasa inyo na po yan. Ayan. So, till next destination po tayo. Thank you.